Mahal kong kapatid mo. Kaya gusto kong tumino ka. Halika, uwi na tayo. Sige na, uwi na tayo. Ito, bata ka, oo. Nasaan ang mga batang to? Tawagin mo nga, Pio. Nais kitang tanungin. Ano nararamdaman mo? Ayaw na ng lola mo sa iyong, na ikaw alagaan. Matigas daw ang iyong ulo. Masakit mo. Masakit? Pwede bang mag-good girl ka para ang lola mo eh. Huwag ka nang isauli sa tatay mo. Kasi pag hindi ka nag-good girl, eh magpapail tayo ng summary proceedings sa Osgado. Mapupunta ka sa DSWD, sa children's homes. Kung pwedeng mag-custod dyan sa iyo, mampun. Diba mas masarap tumira kay lola kaysa nagugutom ka. Okay. Pwede bang huwag ka nang maglamierda sa gabi? Okay. Mag-aral mabuti? Umiinom ka raw na nakalalasing na inumin? Bakit? Nagre-rebelde ka sa tatay mo? Opo. Sa nanay mo, iniwan ka. Totoo bang nagsisigarilyo ang bata-bata pa? Opo. Pwede mo bang iwan lahat yun? Nakikiusap ako sa'yo para magkaroon ka ng magandang kinabukasan? Nag-aaral ka ba? Opo. Saan? Sa pasungtang mo po, elementary school. Oh, pagbutihin mong pag-aaral mo, anong grade ka na? Grade 6 po. Sikap ka ha? Kasi kung di ka magsisikap, papadala kita sa pwedeng mag-alaga sa'yo pero hindi pa rin tayo makagagaranti na mamalasakitin ka. Minamaltrato ka ba nitong madrasta mo? Opo. Anong ginagawa sa'yo? Kasi po, gusto ko po makapiling datay ko. Pag umiyak po ako, dinutulak niya po ako, balayo. Dinutulak ka? Opo. Nakikipagbahay-bahayan ka na yata, nanginiga ka na siguro. Meron! Ikaw talaga, bata-bata. Kaya magkakabait kayo, ha? Nandito ka na naman? Ay, Ned. Pwede ba lumayo ka dyan sa asawa ko? Ha? Gusto ko lang naman kayo makakap kayo sa dyan sa tatay ko. Wala kang karapatan na yakapin ang asawa ko. Naiintindihan mo? Lalo na't nagdadalaga ka na. Tama na, ano ba? Nasasaktan yung bata. Ikaw, lalaki. Okay, habang ako ang bumubuhay dito sa pamilyang ito, ako ang masusunod. Naiintindihan mo? At ikaw, bata ka. At ikaw din, itong damit na dalang-dala mo dito ay iuwi mo sa inyo, okay? Dalhin mo sa lola mo at umalis na kayo dito. Larga! Ay, Dad! Et, ano ba? Ano ba? Lagi-lagi na lang nandito. Eh, kailan ba? Titigil ito. Ano sinasabi sa iyo ng madrasta mo? Huwag nito po ako nagdarasta sa tatay ko kahit kailan. Huwag ka lalapit? Opo. Bakit daw? Kasi po, ayaw niya daw po nung nakikita na lumalapit kami sa tatay namin. Eh, abusa... Pwede ka makasuhan ng child abuse niyan! Pati tinutulak mo, yayakap lang sa ama, ay anak niya yan. Oh, hindi mo ba kayang mahalin ang mahal ng asawa mo? Siguro... Ang dugo ng asawa mo? Siguro, attorney, nang aral siguro matatanggap ko po yung dalawa po. Eh, siyempre mga bata yan, kahit ganun yung tatay nila, gusto nilang mayakap, makasama. Pwede ka makulong ng 10 taon sa pang-aabuso sa isang bata. Pinapakain ka ba ng madrasta mo? Hindi po. Hindi? Bakit naman ginugutom mo? May sama ka ba na loob sa tatay mo? Meron po. Ano yun? Kasi po, iniwan niya po kami sa lola namin. Baby pa lang po. Pero kahit ganun, gusto mo pa rin siya makapili? Opo, kasi po, meron po kasi mawala ng isang magura pag hindi mo kasama sa piling mo. Totoo yan. Hindi ka ba naawa sa mga batang ito? Naawa rin po ako. Kaya lang po naalala ko kung ginagawa ni mama sa akin. Naalala mo yung sama na lang mo sa asawa mo pag nakikita mo itong mga batang ito? Hindi mo sa tunay na mahal. Nagkapagmahal mo ang isang lalaki na iniibig mo, pati mga anak niya sa labas, mamahal mo. Kapag tunay ang pag-ibig mo, lahat ng kasalanan niya ay kaya mong patawarin. At lahat ng minamahal niya at kaduguyan ay mamahal. May galit ka ba sa asawa mo? Meron po. Ano? Anong galit mo? Anong galit mo sa kanya? Ang ginagawa nga sa akin. Ano? Ikaw tayo po. In your house po. Ang gagawin mo ngayon? Ako? Pag-iisan mo. Ayaw mo yung ulit. Batang to, anong gagawin natin? Dali na lang natin nga sa DSWD. Pinagpapasapasahan yun eh. Okay lang ba sa'yo? Dali na sa DSWD itong mga bata? Ayun ako kahit sa nanay ko po.
Wala kang pakialam dahil di mo anak. Nakakalala raw ni Nanep ang katak sila na ginawa ng kanyang asawa tuwing nakikita niya ang dalawang anak sa labas nito. Dagdag pa niya, mga pasaway ang bata. Kaya hindi raw nararapat na makitira ito sa kanila. Ano, natanggapin mo sila siya bilang anak na rin? Tuturin mo anak? Itataboy mo pa ba? O pag nagugutom, hindi mo papakainin? Hindi mo palalayasin? Pinatayaan ko na ako na. Kwento na nagreklamong si Lilia de Guzman, mga batang paslit pala mga iniwan na sa kanya na anak na si Greg ang mga anak nito sa labas para maisalba at maisaayos ang relasyon sa asawang si Nanette. Pero makalipas ang 8 taon nang ibabalik na ni Lilia mga bata sa kanilang ama, ay tinutulad ito ng manugang na si Nanette at pinagmamalupitan pa mga bata. Ang nais ngayon ni Lola Lilia, mabigyang karapatan ng mga bata na makapiling ang kanilang ama. Tuwira na inireklamong si Nanette, mula raw na magtaksil sa kanyang asawang si Greg, ay hindi pa rin niya nakakalimutan ang pait na naidulot ito sa kanya, kaya't imposibleng matanggap niya ang mga anak nito sa labas. Dagdag pa niya, siya lamang ang bumubuhay sa kanilang mag-asawa at sa dalawa nilang anak, kaya't hindi niya kakayanin na tanggapin pa mga bata sa kanilang tahanan. Ano Lola, asuntuhin na lang natin itong manugang mo? Hindi natin pwedeng kasuhan ng batang matigas ang ulo. Inuunawa ang batang matigas ang ulo, bumabait yan pag pinahal. Minahal, niyakap, inalagaan, bumabait ang mga bata. O Lola, asunto o areglo? Areglo na lang po. Anong gusto mong gawin ng madrasta ng mga apo mo? Sana nga, tanggapin niya eh. Tanggapin niyang parang kanyang mga anak. Parang anak niya. Oh, kaya mo yan? Asunto, areglo! Areglo pa. Ano may papangako mo sa biyanan mo at dito sa mga stepdaughter mo yan eh. Madrasta kayo. Tapos lang matanggapin po. Baka siguro sakali yung matanggap ko na po sila. Dugo ng asawa mo yan eh. Oh, sa batas natin may obligasyon ka rin na mahalin yan. Ano, katanggapin mo sila siya bilang anak na rin? Tuturin mong anak? Mamahalin? Mamahalin po ato. Itataboy mo pa ba? Hindi na po. O pag nagugutom, hindi mo papakainin? Alokin ko na itong pagkain. Hindi mo palalayasin? Hindi mo ipagtatabuyan? Hindi mo itatapon ng mga damit? Hindi na po. Pababayaan mong yakapin ang kanilang ama? Pinabayaan ko na po dahil naminis po na nilang ama nila. Ikaw, hindi mo siya yayakapin bilang pangalawang anak? Yakapin mo. Punta mo. Walang kasalanan ang mga batang ipinanganak bunga ng pagkakamali. Malay mo pagdating ng panahon magtagumpay ang batang ito. Ang hinihiling ng batang ito lang ngayon sa inyo'y pagmamahal. Kalinga. Atensyon. Na siyang magiging dahilan kung bakit siya nagre-rebelle dahil walang atensyon, walang pagmamahal, walang kumakalinga. Sa kasong ito, kung hindi ka talaga magtatag kasundo, pwede kang pakasuhan ng child abuse. Dahil nasusulat sa Republic Act 7610, ang titulo ng batas na ito, "This is an act providing for stronger deterrence and special protection against child abuse, exploitation, discrimination, and for other purposes." Pag ang isang bata ay nadideprive o inaalisan mo ng karapatan na magmahal sa kanyang sariling magulang, ilayo sa magulang, isang pang-aabuso to. Isang masasabing cruelty, pagmamalupit. At pwede kang maparusahan sang-ayon sa Section 10 ng Republic Act 7610. At ito nga, ang batas na nasusulat at noong pang June 17, 1992, ito naging batas na kailangang sundin ng bawat isa upang huwag makulong at maparusahan sang-ayon sa batas. Ano masasabi mo, Nanette? Salita ka. Mga attorney, tatanggapin ko po na yung bata, yung dalawang bata po. Ha? Tutuwaan ko kung mahalin po yung dalawang bata po, attorney. Oh. Yung dalawang bata po, tatanggapin ko po. Tatanggapin mo sila? Po. Tatanggapin ka na raw ng madrasta mo. Okay sa'yo? Masaya ka, Nanette?
Matatanggap ko po yun kung matatanggap niya po ako. Yun. O, tanggapin ka ng araw. Ikaw siya na ang magiging nanay mo ngayon. Magiging mabait ka sa kanya, ha? Pati doon sa kapatid niyang lalaki. Dalawa sila, di ba? Kailan mo sa tatanggapin? Kahit ngayon po, Katomi. Sasama mo pag-uwi? Po. Piotr, ilabas na po ang bata. Tawagin na natin si Atty. Soriano para sa inyong kompromiso. Ang kaso, child abuse under Republic Act 7610. Kasunduan, una, si Lia de Guzman na lola ng mga batang ito ay nangangakong patuloy na alagaan ang kanyang mga apo. Uunawain sila at aarugain sapagkat ito ay kanyang obligasyon sang-ayon sa Family Code of the Philippines. Ikalawa, si Nanette de Guzman naman na madrasta ng dalawang batang ito ay nangangakong tatanggapin ang mga anak ng kanyang asawa na para ring sarili niyang anak. Hindi niya ipagkakait ang pagmamahal, pag-aaruga, pangunawa at paggabay sa mga batang ito sapagkat ang mga batang ito ay ipinagkakatiwala rin ng asawa niya na ama ng mga batang ito. Naintindihan ng bawat panig na sino mang hindi tutupad sa napagkasundo ito'y may kaukulang kaso na maaaring sampa sa husgado laban sa partido na lalabag dito. Kaya lagi nating tatandaan, pagdating sa batas, lahat patas. Ito ang inyong public attorney. Tapos na po ang ating mediation. Lola Lilia, anong nararamdaman mo pagkatapos ng mediation na ito? Ang pinagamit ng mga kailangan ng mga bata dapat ko na lang unawain. Lahat ng ano nila ay sabay-bayang ko na lang mabuti. Sundin. Ganet, paano mo pag-aaralang unawain yung mga anak sa labas ng istorya? All I want to know is healthy ko sa mama. Ba? Ano yung mga naging pagkukulang mo kaya napariwara rin ang mga ito? Pagkukulang ko sa kanila. Ito po, welcome na po sila sa bahay. Hindi ka magsisisi, ligal ko ng